Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo. Andito na naman ang inyong ate Maymay upang magbahagi ng pan-38 kwento. Isa din siyang miyembro ng PIWAP. Pagpasensyahan nyo na ang aking boses kung medyo iba. May pagkakataon talaga na kahit masayahin tayo, dumarating ang oras, lalo na sa aming OFW, na nalulungkot kami. Kaya ganito ang boses ko. At ngayon, ang ating kwento ay ibinahagi ni Aye. At ngayon, sisimulan ko na. Sama-sama niyo akong pakinggan. Hello, Ate Mai. Ito po ang aking kwento. Sisimulan ko po nung bata pa po ako. May 7 po akong kuya at isang ate. Dahil nga po bata pa po ako noon, madalas pong laro lagi ang inaatupag ko. Ako nga po pala yung bunso sa lahat. Kaya lakwatsera po ako noon. Yun po lagi ang pinapagalitan ng mga kapatid ko. Kaya pinagbabawalan na nila akong lumabas kung maglalaro din lang naman daw, hanggang sa nakatapos po ako ng elementarya. At nasa 3 baitang po ako ng high school, nagsimula po uli akong gumala. Gala dito, gala doon, kasama ang aking mga barkada. Napariwara po ako ng landas noon. Tsaka po pala ang nanay at tatay ko ay isang magsasaka. Minsan po, kamuting kahoy ang kinakain namin at ang mga kuya ko naman po, nangingisda. Kaya sobrang hirap po talaga na buhay namin noon. Balik po ako sa pagkwento ko nung nag-aaral pa ako ng nasa 3 baitang ng high school. Puro po ang gala ang alam ko, kaya humantong po na nabagsak ang mga grades ko. Kaya po labis na nasaktan at nalungkot ang aking mga magulang. At syempre, galit na galit po sa akin ang aking mga kapatid. Kaya po noon, tumigil muna ako sa pag-aaral at namasukan ako po bilang katulong sa Maynila. Isang taon din po akong namasukan bilang kasambahay bago po ako umuwi ng Leyte. Nag-aral po ako. Yes po, nag-aral po ulit ako. At sa pagkakataon po yun, nakatapos na po ako ng high school. Nung pong nakatapos ako ng high school, hindi na po ako nakatungtong sa kolehiyo. Hindi na po ako nakapag-aral. Kasi po, sa hirap na rin ang buhay at kapo sa pera. Nagtrabaho na lang po ako para makatulong kina nanay at tatay. Bali, 4 years po ako nagtrabaho sa isang bakery po. At bago po ako tumigil, dahil nakapag-asawa po ako noon. At ngayon po ay may 2 na kaming anak na babae. Yung isa po ay mag 2 months pa lang po ngayong February. Ang nakuha ko pong aral sa aking karanasan ay huwag magpasaway at dapat matuto tayong magpahalaga sa bawat patak ng pawis ng ating mga magulang upang maiahon natin sila sa kahirapan. Kasi po tayong mga anak lang ang makakatulong sa kanila upang maiahon sila sa kahirapan. Dapat po suklian natin sila para maging masaya ang puso nila. Mahalin natin sila at mag-aral po tayong mabuti, kasi po para sa atin din naman po yun. At isa pa po, umiwas sa mga barkada na hindi po nakakatulong sa pag-aaral. Ugaliin pong makinig sa mga payo ng magulang at mga kapatid. Kaya ito na po ako ngayon, ate, lumalaban sa buhay kasama ang pamilyang binuo ko namin, ang asawa ko. Laban lang po at huwag kalimutang magpasalamat kay God at magpray palagi na gabayan niya tayo palagi. God bless ate, at sana po mapasali itong kwento ko sa maikling premiere
Friends. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Siya po si Ayay Kumbagay. Ang kwento niya ay isang pinakabunso siya pero pinakapasaway, sabi pa. Hindi niya minahal ang kanyang pag-aaral sa kabila ng ginugol ng kanyang mga magulang sa hirap ng buhay. Mas priority niya ang barkada niya. Sabi nila, iba-iba ang barkada. May barkadang dadaling ka sa masama. May barkadang tutulungan ka upang makatapos. Kaya sa mga kabataan, piliin nyo yung barkada na dadalhin tayo sa mabuti. Hindi yung barkada na kasama lang natin sa kasiyahan. Tapos, kapag may problema na, sa magulang pa rin tayo lalapit. Dahil yung barkada na yun, sasamahan lang tayo sa kasiyahan. Pero sa problema, hindi tayo niyan sasamahan. Salamat po sa pakikinig. At lagi kong sinasabi, sa kabila ng lahat ng problemang dumarating sa ating lahat, piliin palagi nating maging masaya dahil maiksi lang ang buhay. Salamat guys. God bless you all.